Okay, mga kapatiti, may gagawin tayo ngayon. Electric pan. Yung motor nito, medyo, ano ito eh, buy one take one lang kasi ito, mga kapatiti. Mainang klase. Ngayon, tingnan natin, mga kapatiti, para alam natin kung anong sira. Ayun na, pati yung guard lock na, pusa na lang natanggal. Itong ano niya, pangalan to, motor nito, ano siya, pangalan nun, hindi siya tanso, aluminum lang. Ayan o, hindi niyo yung maamano niya, galing niya lang. Napakita ko sa inyo mga kaputinting ha. Kasi mga buy one take one mga kaputingting, hindi talaga sila gumagamit ng stator na tanso. Yan ang mga gawang China. Ang gawang China kasi mga kaputingting, ang laging ginagawa nila, yung forma maganda. Yung itsura ng electric pan, maporma, magandang tignan sa bahay. Pero yung laman mga kaputingting, hindi nila talaga nilalagyan ng magandang klase. Hindi magandang klase yung laging nila nilalagay sa mga... Okay mga kaputingting, last na tornillo na to. Kaya papakita ko sa inyo mga kaputingting, yung sinasabi ko sa inyong motor, yung stator na hindi siya tanso. Mukha siyang tanso, di ba mga kaputingting, mukha siyang tanso. Pero kung talagang anin mo siya, hindi siya tanso. Tapos yung bigat niya, walang bigat. Tapos papakita ko sa inyo yung daya niya. Dito natin siya kunin. Diba tanso siya, makabutingting, no? Kung kala mo, no? Pero kung tatanggalin mo yung coated niya, ayan. Yan ang daya, makabutingting, di ba? Kulay puti. Kulay puti ang ano niya. Madaya siya mabutingting. Hindi sa tanso pa. Palitan natin to. Tapos kukuha tayo ng bago. Dala. Okay mga kabutingting. Ito yung sa kanya. Ito yung sa atin. Titingnan natin yung kapal. Ayan. Parehas ang kapal. Itong sa ating mga kaputingting, yan, tanso yan. Oh my God! Wow! Walang duda, tanso yan. Tapos lalagyan muna natin ng langis ito mga kaputingting. Lalangisan muna natin. Lagyan muna natin ng langis. Okay, may langis na. Langisan pa natin para mas maganda. Okay. Ayan, lalagyan na natin to. Tingnan nyo yung distansya mga kaputingting. Pag naglalagay kayo ng stator, dapat itong rotor at saka itong stator as in para magkadikit lang sila. So, hangin lang yung ano, yung pinaka allowance nya para makaikot lang itong rotor para hindi sila magtamaan. Konting-konti lang talaga yung allowance nya mga kaputingting. As ngayon, ibabalik na natin to mga kaputingting. Langisan din natin ito mga kaputingting.
At saka naglalagay sila ng ano, mga kabuting-ting, oh. Ano sininyo? Naglagay sila ng grasa. Huwag po kayo maglalagay ng grasa sa electric pan. Langis lang po. Kasi ang grasa, mga kabuting-ting, ang problema ng grasa, pag mainit yung grasa, malambot. Tapos biglang, siyempre, hindi mo nagagamitin yung electric pan. Apatayin mo, no? Tapos ang mangyayari noon, yung grasang malambot, biglang titigas yung mga kabuting-ting sa mga shafting bushing. Tapos pag doon sila, doon na siya magkakaroon ng problema, mga kabuting-ting. Kasi lalagkit na yung mga shafting bushing niya, lalagkit na sila. Pag lumagkit na, ang nangyayari, nahihirapan ng umikot ang shafting. Na po kayong gagamit ng grasa sa mga electric pan po ninyo. Kasi ang electric pan, mga kabuting-ting, hindi naman siya ganun kalakas para magamitan siya ng grasa. Yung mga tricycle, yan, pwede lagyan ng grasa kasi papwersa yan, motor yan eh. Malakas ang pwersa ng motor. Kahit lumagkit yung grasa, okay lang kasi malakas naman yung ano, yung motor. Last na to eh. Hindi pa pala last pa na, mga kabuting-ting. Meron pang isa. Okay. Isa na lang, mga kabuting-ting. Tapos, gagawin na natin. Mag-wiring na tayo, mga kabuting-ting. Ah, sa sunod nga palang ano, mga kabuting-ting. Sa susunod na magbablog tayo, mga kabuting-ting. Magla-live naman ako, mga kabuting-ting. Magla-live tayo. YouTube live tayo. Mag-YouTube live tayo, mga kabuting-ting. Gagawa tayo. Sasabihin ko na sa inyo ang gagawin natin, mga kabuting-ting. Gagawa tayo ng electric pan. Magmula sa kakalasin natin hanggang sa paggawa, hanggang sa pagbuo. Naka-blindfold tayo, mga kabuting-ting. Papakita natin sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano gumawa na naka-blindfold, na hindi mo nakikita yung mga pyesa, pero magagawa natin ang electric pan, mga kabuting-ting. Ang gagamitin lang natin doon, pandama kung paano natin malalagay ng maayos at paggawa sa isang electric pan. Tapos siyempre, ibahin din natin ang style ng ano natin, vlog. Okay, mga kabuting-ting, kukunin natin ang line 2. Sa mga line 1, line 2, kahit gumamit tayo ng ganito, okay lang. Kahit hindi na tayo gumamit ng lighter, okay lang. Ayun o. Makapal naman po kasi hibla ng kuryente ng mga AC cord. Kaya lalagay natin ang line 2 sa line capacitor. Ito po ang line 2. Ito po ang line 1. Ang line 1 pupunta sa rotary switch para siya mag-ano sa mga speed 1, speed 2, speed 3. Siya po magko-connect sa mga yan. Pag iniikot po natin doon sila nagkakaroon ng connection. At ngayon, mga kabuting-ting, kukunin naman natin ang capacitor. Ito, capacitor natin. Ganun din, mga kabuting-ting, lighter. Lighter natin para hindi maubos ang ibla ng kuryente niya. Tapos lighter ulit. Okay, mga kabuting-ting, ito. Gagamit ulit tayo ng lighter para ngayon sa mga kabataan. Inay-inay lang. Pagkagayain niyo ako, humingi kayo ng tulong sa mga magulang. Baka mapasok po kayo. Ako sanay na po kasi daliri ko. Sanay na po ako napapasok. Medyo may kalyo na po. Ito, mga kabuting-ting, itong capacitor na to, itong dalawang yellow na to, ang isa dito, ang tawag dito, line capacitor. Ang isa dito, ang tawag dito ay starting. Okay. Lalagay natin sa capacitor.
Ang tawag naman sa line capacitor, ang tawag nila doon mga kaputinting, common. Common, starting, running. Ang running mga kaputinting, yun ang speed 1, speed 2, speed 3. Ang starting mga kaputinting, siya ang mag-start sa stator para umikot siya. Pagsira po ang starting ng electric pan, ang nangyayari po, tinutulungan nyo muna siyang umikot bago siya umandar. Yun ang pangit. Kasi ang mga electric pan, mga kaputinting, hindi mo dapat tulungan umikot. Dapat kusa siyang iikot. At saka pagsira po ang line kapa, ang starting, pag pinaikot mo siya ng clockwise, iikot siya. Pag pinaikot mo na siya ng counterclockwise, iikot siya. Dapat hindi pa makaputinting. Ang tunay na stator, pag pinaikot mo siya ng counterclockwise, dapat huwag siyang iikot. Dahil kung kukontra siya, dapat kukontra siya. Hindi siya dapat umikot. Kasi ang ikot po talaga ng electric pan, clockwise siya makaputinting. Mga kaputingting ha, sana masuportahan nyo ako sa YouTube live natin. Gagawa tayo ng electric pan na naka-blindfold. At magkakaroon din tayo ng storytelling para medyo maiba naman. Istorya ko po sa inyo yung ano, kung paano po tayo nagsimula sa ganitong larangan ng hanap buhay. Ito na rin po ang ginagamit po namin para makasurvive kami sa araw-araw na gastusin ng pamilya ko, ng mga anak ko. Lahat-lahat ng mga gastos dito namin kinukuha. Ngayon ikukwento ko sa iyo kung paano ako nagsimula at paano ako natuto. Doon natin pag-uusapan yan mga kaputingting sa YouTube live natin mga kaputingting. Ngayon mga kaputingting, lalagyan na natin ang kanyang rotary switch. Para malaman nyo naman po ng mga kaputingting kung paano tayo nagsimula sa paggawa-gawa nito. Marami rin pagsubok ang paggawa-gawa ng ganito mga kaputingting. Akala mo sa kung titignan nyo akala mo napakadali lang ng buhay ng isang technician. Napakahirap mga kaputingting. Lalo na kung dito lang ang ano nyo, source of income po ninyo sa araw-araw. Pero siyempre, kailangan natin lumaban sa buhay. Huwag susuko kahit walang nagpapagawa. Laban lang ng laban. Kasi hindi ka pwedeng sumuko mga kaputingting. Kasi kung susuko ka, paano na yung pamilya mo? Kaya dapat walang susuko. Laban. Sige nga, di ba? Pero huwag nang bawi-bawi. Laban lang tayo ng laban. Okay mga kaputingting, subukan muna natin kung maandar na mga kaputingting. Lalagay natin yan ang mga knob niya tsaka pinion knob. Ayun, sasaksak na natin mga kaputingting. Ayan, maandar na siya mga kaputingting. Yan, nagsiswing na rin siya mga kaputingting. Okay na. Masira niya mga kaputingting, stator. Bakit siya sira? Kasi mahinang klase po ang stator niya. Ang stator niya po ay aluminum lang. Lalagay na natin ang kanyang screen. Lalagyan na natin ang kanyang guard lock. Mga kaputingting, kung bago pa lang po kayo dito sa YouTube channel po natin, paki-subscribe, paki-like at paki-share. Tingnan niyo mga kaputingting. Medyo problema. Ano siya? No! God, please, no! 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 Trent, ayaw niyang, kaya pala nakatanggal siya. Ngayon gagawin natin mga kaputingting, susubukan natin siyang babaliktarin natin ang kanyang guard lock. Pero kailangan bago natin siya baliktarin ay kailangan muna nating
tanggalin yung harang nitong, tanggalin muna natin yung harang na konting plastic. Tanggalin lang natin yung nakaharang. Ayan. Natanggal na natin yung konting harang na plastic. Ganito lang teknik mga butingting. Pag lost thread ang ano nyo, itong guard lock nyo, baliktarin nyo. Tapos ilalock nyo na. O yan mga butingting. Kasi itong ganitong ano, may konting ano siya eh. May konting ayun oh, bipat siya mabuting oh. Okay. Ganun lang ang technique mga butingting. Pag lost thread ang guard lock nyo. Yan. Tapos lalagyan na natin ang kanyang pan cap. Okay. Ito ang kanyang pan cap. Lalagay na natin. Okay. Nakaminus tayo ng guard lock. Hindi na tayo kailangan bumili. Kailangan lang gawin ay baliktarin. Baliktarin natin ang guard lock at magiging ayos na. Okay mga kabutingting. Ito na. May hangin na siya. Kung bago pa lang po kayo dito sa YouTube channel po natin, mga kabutingting, pakisubscribe, pakilike at pakishare na rin po mga kabutingting. At pakikilig na rin po yung notification bell para updated po tayo sa lahat-lahat po ng mga bagong video po natin. Okay mga kabutingting? God bless po sa ating lahat.